yung kakambat. Sundutin mo na, sundutin mo konti ah. Wait. Dandahan, dandahan, dandahan. Wait, 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 wait. Ito pala ang pagma-microwave ng mga... Why are you microwaving that? Holy. Yo, what's up mga kahabi? Welcome back to my channel. At ngayong gabi meron akong isang special guest. Tawagin ko na to. Lika dito, lika dito. Yan! Ito si Shine the Bernadette. Wala siyang vlog. Mag-vlog pa lang siya. So, for tonight, mag-re-rehouse kami ng Fossiliteria Metallica. Makikita niyo mamaya. Okay, ilalagay namin dito sa mahiwagang enclosure na to na napaganda. Gawa po ito ni Boss Exomaniac PH, alright? Yung mga gustong mag-order ng ganito sa kanya, puntahan niyo lang yung page niya. Link on description. Follow my TikTok. Okay, so ito guys ay front opening at top opening siya. Yan, makikita niyo naman. Yan, magnet yan. Yan, dalawa. So, si-set up pa natin to. Okay? Alright. Start natin. Siyempre, unang-una, kailangan natin ng substrate. So, by the way, ang gagawin natin dito is bioactive setup. So, ito guys, ay meron akong lupa. Alright, ito yan. This is Lexis Original. Okay, ano po to? Pang bioactive soil to. Na ano. Murang-mura lang to sa Lazada. Check nyo po yung page nila, Lexis Original sa Lazada. Yung shop nila, online shop nila sa Lazada. Tignan nyo naman. Sobrang ganda nyan. May ano, haluyan ng garden soil. Ipa. Yan, coco peat. So, yan po ang gagamitin natin. Tapos, lalagyan din natin siya ng pang-design natin na mga ito, white na halaman, ano, na rocks. Yan sa white rocks. Pang-contrast lang natin yan. Okay, so, pampaganda lang. Kasi meron tayong ilalagay na halaman. Pakikuha nga assistant. Assistant, pakikukuha yung ating halaman. Yan. Yan ang ating halaman. Okay. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, nakita ko lang yun sa labas ng aming bahay. So, una sa lahat, lagay muna natin yung kanyang... Tabi mo muna itong ating gagamba. So, lagyan muna natin siya ng... lupa. Yan. Pwede na yan. So, lipat natin yung ating plants. Lipat natin yan. Hindi nagre-record. Nagre-record. Niloloko mo ako eh. Kailangan natin kamayin para maipaon natin siya ng mabuti. Okay. Kung mapapansin nyo, medyo lumampas na siya. Pero pwede naman siyang itupi na ganyan. Alright. So, yan yung pinaka magiging halaman ng ating Fossiliteria Metallica. Sino maglilinis nito? Walang ginagawa. Uy, halika na! Ililipat na natin yung gagamba. Pwede na to. O, ikaw mag-design ng rocks. Yan. Ito na yung paboritong part ni Sam yung design. Siya ang ating taga-design. Wait lang, lilinisin muna natin ito. Yan.
Yan, so lagyan mo na ng mga ano. Lagyan mo na yung mga rocks. Huwag masyadong tikit-tikit. Pang contrast lang yan eh. Ikaw mag design. Huwag yung ganyan-ganyan mo lang, oh. Yan. Hindi kailangan super ano. Super dikit-dikit. Konti lang. Sprinkles. Hindi naman maglalagi dyan yung tarantula sa baba eh. Kailangan pa pala nating siksikan ng konti dito sa likod, be. Teka, be. Teka, tanggalin mo muna yung ano. Yung dito. Tanggalin mo muna ito. Ayan. Yan, para mag-sync yung mga soil sa loob, sa ilalim. So, ito yan, oo, ha, diba? Hindi naman siya masyadong lalabas kasi pag clean-house naman natin yan, sakto yan, sakto yan. So, ito, pipili si Shai ng bark. Kung nakita nyo kanina sa intro, yun yung pinainit ko yung bark gamit ang microwave para walang mga maduduming elemento dito, okay? Pero pinainitan na yan. So, anong gusto mong gamitin dito sa dalawa? Dito mo yung part na ilalagay. Anong gusto mong gamitin? Anong mas strip mong design? Ito? Okay. So, igaganan mo yan dito. Kasi ito yung napili mo eh. Yan. Ilulubog mo lang. Yan lang. Hindi naman kailangan ano. It's cracking. Yan. Pang backdrop tsaka taguan ng yan. O ha. So meron na siyang backdrop. Semi-backdrop. At pwede rin siyang maging height nung tarantula. So, ang bigat nito ay siguro mga 2 kilo. Ang isang enclosure. So, kauna-unahan namin to na bioactive. Okay, sarado natin yung top, tapos i-rehouse na natin yung kigamba. Yan, okay. Here is the tarantula. So, ito yung Fusiliteria metallica sa paglipat ko sa kanya. So, hindi naman to sobrang skittish to, old world, guys. Ito ako. Dito parang hindi katakbuhan. Dito. Kasi baka tumakbo sa kanya pag napagkunong gagamba sa loob. So, ingatan lang natin, ha. Guys, please handle with care. Ayan, ayan yung metallica. Ew, the worm. Nasa loob. Masisira. Kailangan na natin sirain yung ano niya. Dito ka, dito. Isa naman yung babahayan. Ew. Ayan po yung Fusiliteria metallica. Sub-adult male na yan. Okay, yan yung i-rehouse natin. Papunta dito sa kanyang bagong enclosure. Ano yung muna? Ano? I cannot. Ganunin mo. Yung kakamba. Sundutin mo na. Sundutin mo konti ah. Wait. Dahan. Wait. Patakapitin ko sa dyan. Sa mga halaman. Masyadong ano, hindi ko makapitin. Sige ka. Masyadong ano. Papakapitin nga siya doon sa ano eh. Yan. Diba? Wait. Dahan. Wait. Papakapitin ko sa dyan, sa mga
sa mga halaman. Hindi masyadong ano, hindi ko maano. Sige ka. Masyadong ano. Masyadong mataas. Papakapitin nga siya dun sa ano eh. Tungka. Yan. Yan. Yan, oha. Diba? Swabe. Nandito na siya sa kanyang bagong enclosure. Okay, sarado na natin yung front. Pero kitang-kita pa rin ang kagandahan. Grabe pagka-clear, oh. Yan. Yan ang mga enclosure, guys. Sabi. So, hayaan natin siyang lumaki dyan. Posilitaria metallica. Swabe. Nandito na siya sa kanyang bagong enclosure. Okay, sarado na natin yung front. Pero kitang-kita pa rin ang kagandahan. Grabe pagka-clear, oh. Yan. Yan ang mga enclosure, guys. So, hayaan natin siyang lumaki dyan. Posilitaria metallica. Diba? Napakaswabing pag-rehouse. Ito na po ang ating final enclosure. Yan. Ayan. Andyan yung ating gigamba sa loob. Diba? Ganda. Siguro mga 3 kilo to. Ang bigat. 2 to 3 kilos. Sana magustuhan niya ang ating setup. Ang pagdilig nito ay siguro mga 2 to 3 days. Every 2 or 3 days. So, I just ate a rock. Sana. Dali, magpapaalam mo tayo. So, that's it for today's episode, guys. Yan. Sana nagustuhan nyo yung pag-rehouse nitong Posilitaria Metallica. At maraming salamat kay Shine. Follow nyo yung kanyang TikTok. Link on description. Alright, so, maraming salamat. Have a good day and God bless.